Let all might be done, who believe not the truth, but have measure in unrighteousness. But we are bound to give thanks alway to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Whereunto we called you by our gospel, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. Now our Lord Jesus Christ himself, and God even our Father, which hath loved us, and hath given us everlasting consolation, and good hope through grace. Be sabay. Comfort your hearts and establish you in every good work and word. Let's pray. Lord, salamat sa inyong mga salita again. I pray na maintindihan namin ito, Lord. Controversial verses daw, pero actually hindi rin. Ito po'y something na binababoy, Lord, at talagang may panluloko dito ang marami, Lord. So I pray na makakuha namin yung simple lang pero saktong interpretation nito, Lord. Ito po'y magamit namin. Hindi po kayo maloko, Panginoon. Kaya pumulalati in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga po. Mga po na po. Title po nito is Retrievers Are Stupid. Hindi, joke lang. Title po nito is, sabi kanina, Let no man deceive you by any means. Okay? Tagalog, huwag kayong papaloko kahit paano. Parang ganun. Maraming gagamitin na panluloko, di ba? Parang kailan lang ating preaching is about stealing. And then, before na matagal, lying. Marami pong klase ng panluloko. So, kaya by any means, ibig sabihin, kahit anong paraan, huwag kayong papaloko. Amen? Eh, paano nga yun? Kaya mag-aral dapat. Okay? So, again, itong chapter 2 po, no, hanggang chapter 3 lang po itong 2 Thessalonians, napakiksi lang. Pero, itong chapter na to ay pinagtatalunan kasi nga, kinorapto ng mga kalaban, no? Eh, saktong-sakto nga yung verse na yun, huwag kayo papaloko. Sakto po yun, eh. Ganun din sinabi sa Matthew 4, di ba? Kasi sa end times talaga maraming panluloko kasi, yun talaga yung ano, eh, time na magkakalokohan at marami naman lokohan kahit sa ibang panahon pero lalo na yon. Okay, kasi dating si Jesus and of course kung maintindihan ng mga tao yon, eh di mahirapan yung kalaban, di ba, na manloko. Kaya ngayon pa lang, o paano dating yung Antichrist kung ina-expect na natin siya, lahat ng tao marunong paano siya makapanloko. So obviously gumawa siya ng maraming paraan para makapanloko. Kaya sinasabi sa atin salita ng Diyos kayo, huwag kayong paluloko. Ganun lang kasimple yun. Eh kaso pastor, ano yun eh, kaya nga inaaral natin eh. Makikita natin dito si Paul at saka yung mga taga Thessalonians, matagal na rin siya na lang uusap. First Thessalonians 4 and 5, diba, natakil na rin natin end times dyan eh. So dito sa Thessalonians, second Thessalonians, medyo na follow up din yun. Hindi lang medyo, talagang madidiscuss natin yan. Okay, so again, about end times, naalala niyo po yung last time na title ng second Thessalonians, chapter 1, sige nga ka lang. Ito po yung maiksi lang po, tinapos po natin yan. Yan, ayan, nakita na. Work of faith with power. So, nag-focus tayo. Maraming famous verse dyan. Pero, dapat yung pananampalataya natin ay nagtatrabaho. Tama ba yun? Or nag-work. Ibig sabihin, gumagana. Again, di sa kaligtasan, ha? Ay, nailito yung iba, eh. Pag nanampalataya ka na, yung pananampalataya mo dapat gumagana. At sabi dyan, with power, ibig sabihin, may na-accomplish. Di ba? Iyon. So, ngayon naman, hindi ko siya gumatapos natin ito. Gawin natin part 1 nito ito kasi napakahaba eh. And then, yung topic nga ay sabi natin maraming panluloko. So, again, ang title po natin tonight is Let No Man Deceive You By Any Means. So, yan. So, again, Thessalonians, isa sa mga churches. Ngayon, ay sinasabi ko
Nag-text kasi. Okay. Natali natin kung ano yung sinasabi dito ni Paul na huwag kayong papaloko. Kasi nga, may nang luloko. Naalala niyo ba ba yung ano natin? Sinong wala pa dito? Anong year ba tayo nag... Daniel? Nabutang ba yung Daniel? Revelation? Dulo na. Sa locos na. Okay pala eh, no? So, by the way, next year, balikan natin yung ano, soul winning na seminar. Para ano tayo? Is it 3 years na eh? Hindi, 2020 yun, di ba? 4 years na. So, dami nating na ano na. Ayun ang importante. Okay, say natin. So, sabi dito, now we beseech you, brethren. Pag sinabi, beseech, ikaw ay, parang sa Romans 12, di ba? Nalala niyo Romans 12. Hindi lang pinapakiusapan, talagang... Parang nag-preach siya na ito yung gawin nyo. May pakiusap na merong pamimili. Hindi lang pamimilit, obviously, pero parang ganun. It's important thing, gawin nila to. So ano daw yun? By the coming of the Lord Jesus Christ. Ano sabihin ng coming? Pagbabalik, pagdating lang. No? Pero alam kasi natin, si Jesus dumating na. So ano tong coming na to? Pang ilang coming na to? Ilang beses ba dating si Jesus? So una, baby Jesus, di ba? O dumating siya dito. Kaya siya ay nag-ascend na. So pero ang pangako, ang dami po niya eh. Ang daming lugar sa scripture na siya ibabalik muli sa New Testament. So hindi po bago sa atin to. Ito yung problema sa iba. Kung kala ng bago ng bago. Ang iba naluloko, nasabi nila, dating daw si Jesus sa rapture at iba pa yung second coming nila. Yun ang turo, maniwala kayo sa hindi. Eh samantalang sinabi niya sa Matthew 24, pag nagsabi sa inyo, parang si Jehovah's Bold Witnesses nga, yung tiyatawag secret rapture. Yan lang ang ibanat mo sa mga pre-trivers, magugulantang na yan, kasi sinabi mismo sa Bible yun eh. Walang secret, pag dumating siya, makikita siya ng buong langit. Lahat ng tao, every eye shall see him. Diba? So, pag yung rapture ng mga pre-trib, secret. Sabihin, bigla na tayong mawala. Boom! Tapos, uy, nasa na si ano? Hindi ko alam. Hindi ganun. Parang dito daw, after ng service daw, bago daw matapos yung service, o baka hindi pa matapos yung service, baka dumating na daw Panginoon. Yan ang very common na teaching, pre-trib ang tawag doon, imminent rapture. Kahit anytime daw. So, mali po yun, kasi ito na, makikita natin dito, isa sa mga pinakamalinaw na pambara dun. Bukod sa alam natin na dapat may yung Antichrist muna, ito sinabi rin dito. Okay, anyway. So, I'm getting ahead of myself. So, ba't sinasabi lang dito, the coming of the Lord Jesus Christ and by our gathering together with Him. So, yung second coming pala, sabay ng rapture. Yung sinasabing, balikan na natin sa 1 Thessalonians. Thessalonians din yun eh. Ito po yung very common, no? Yan. Ibasa nyo nga. Ready, go. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. So, very common po yan. Darating ulit si Jesus, tapos tayo naman ay sasalubungin natin siya. Okay? Tawag po dyan, rapture. Rapture. Okay? Pag after nyan, tayo ay hindi na ulit, ibang klase na po tayo ang katawan natin, hindi na tayo the same, no? So, kaya hinihintay natin yan. So, ngayon, anytime mamatay tayo, sigura tayo sa langit. Pero ang maganda dito, ang kakaiba dito, yung katawan natin papalitan ng glorified body, napaganda po, no? Kung may mga panggay, mga pelikula, kung ano man yan, puro gaya yan, eh. Anong magiging pangkapangyarihan yung katawan mo? Iba, naglalagos nga, tumatagos. Parang si ano, wag na nga. Lalo niyo ba yan? Si Vision. Marami nang ganun eh. Okay? Posible yun ah. Walang posible sa Diyos kasi siya gumawa niyan eh. Ginawa niya yun eh. Yan. And then, umilipad. Ganyan. Nagte-teleport nga eh. So, ang ganda niyan. Okay? Ulitin ko lang. Itong rapture, ito yung isang beses lang po rapture. Yan na may mga pre-trib, yung sa kanila maraming rapture, mga dispensation. Marami daw rapture. Bakit? Kasi nga,
gusto nilang ipasok yung aral nila sa Bible na wala naman. Kaya nag-iimbento ngayon sila. Yun. So kaya doon ko na, ano yan, pambihan, maling-mali ito. Revelation po daw. Rapture. Ito malinaw. Rapture. Lahat ng mananampalataya. Sa pagdating ng Panginoon, lahat ng mananampalataya at that time, sasalubungin, yung mga patay na, sasalubungin siya, tayo mga buhay pa, kasi kung buhay pa tayo, sabay ng mga patay, paano yung, parang ganon. So isang beses lang mangyayari yun, hindi mo ulitin yun. At isang beses lang babalik ulit ang Panginoon. Amin. Pangalawa na yung second coming. Okay? Balik tayo sa ating text. So, coming of the Lord, second coming. And then, our gathering together unto Him, second coming, rapture. Okay? Ngayon, sabi dito, may mga naloko na. Kaya sabi dito, that ye may, bakit kailangan daw niya pag-usapan to? Huwag daw kayo matatakot kasi ganito, may mga nangaasa, may mga nang trouble. Ibig sabihin, niloloko sila. Okay, sabi na, wala naman yan. Yung iba naman, ayun, malapit na sobra. Di ba? Hindi ka na makapag-asawa. Huwag tayong mag-gera na. Huwag tayong mag-aral. Huwag tayong ano. Sobrahan naman. Hindi nga pinaalam ng Panginoon niya. So, kahit sa San Libot, mayroon silang sinasabing may kasabihan sila eh. Kahit sa accounting, di ba? Kung naalala niya, sa accounting daw, ang assumption lagi dyan, forever yung company. Hindi mo pwedeng i-assume na baka mawala na ng ganyang taon. Hindi, dapat continuous yun. Assumption lang naman yun. No? So, ganun din tayo. Hindi natin alam kung kailan dating ang Panginoon, ang end of the world, hindi natin alam. So, assume lang natin na bukas nandito pa tayo. Diba? Pero, nagkakatiwala na sa Panginoon yun. Okay, yung iba, natotrouble na. Kaya dito, sabi dito, ipapaliwanag ngayon ni Paul yung katotohanan about this. So, meron pang sinabi dito, nor by word, nor by a letter from us, as the day of Christ is at hand. Ano pinag-usapan natin dito? Anong topic natin? Second coming. Ano pa yung other tawag? Rapture, gathering together with Him. Dito naman, tinawag niya, the day of Christ. Again, ito mga dispensationalists, mga dispies ang tawag natin dyan. Dispies, dispensation. Iba yung day of Christ daw, iba daw yung day of the Lord. Eh kaso, isang ano lang yung magkatabi. Anong pinag-usapan yan? Coming of the Lord. Mamaya, day of Christ, iba daw yan. Eh paano nag-iba? Pinag-uusapan nga natin yung subject. Ba't ka man magpapasok ng ibang subject unless malinaw na iba? Kaso, hindi. Sabi nito, yung iba, natatakot, yung iba, natatrouble. Kasi, darating na itong Panginoon. Walang masama doon. Kaso nga, yung iba kasi mali yung pagkakaturo dyan, ganyan, ganyan. Kasi sabi dyan, hindi naman nakakatakot yan. Kaya nga, aralin natin ngayon. Okay? Pero, pinag-usapan lang muna, naman tayo sa pinaka-topic, ang pinag-usapan, second coming, rapture, day of the Lord, day of Christ, isa lang yon. Okay? Kasi sa Old Testament, palaging hinuhulaan ang pinaka-climax po ito ng, ano eh, ng history ng tao bukod sa yung crucifixion, then ascension, climax din yun. Pero ito yung pinaka-climax. Kasi kung alam nyo naman yung ascension, resurrection, di naman lahat ay pinarusahan pa, di ba? Nakita lang yung resurrected Christ, so yung panalo siya eh. So, pero hindi pa niya ginapi yung kalaban niya. Ito, yung end times na tinatawag natin, yung rapture, and at the same time, yung day of after ng tribulation, wrath naman, no? Pag sinabing wrath is galit ng Diyos, poot ng Diyos. Okay, kung naalala nyo pa yun, sana naalala yung 7 years na period, na 70, Daniel 78 week, ang tawag po doon. Sinasabi sa Bible na darating isang araw, walang katulad nun. Okay? So yung unang half doon ay tribulation, ibig sabihin, pahihirapan yung mga tao. Okay? Pero yung Great Tribulation, mau-focus yun sa mga mananampalataya. So yung Antichrist kasi, magiging makapangyarihan, kakalabanin niya, buong mundo, pero pinaka-later, pag-iinita niya yung mga anak ng Diyos, mga mananampalataya. Okay? So yung Great Tribulation. And after nun, ito na nga, yung rapture, tayo ay kukunin ng Panginoon bago tayo mapatay lahat. Yung iba sa atin mapapatay, iba hindi. Papahirapan, subukan ng pahirapan. Parang yan, yung tatakan. Ano, bawal na, oh. Wala kang hindi bakuna, yung 666, magbabawalan ka na, hindi ka na makakain, so matakot ka na. So, ganun po yan, eh. Okay.
So, huwag daw tayo dapat matakot kasi naman, una, pag ka matatakot kung una, ligtas ka na, kung papatayin ka, di, sige. Diba? Parang masama yung pastor. Ganun talaga eh. Matagal na sinabi yan. Hindi tayo dapat natatakot sa buhay na to lang. Kasi meron pang next na buhay. Ako ba? Ayan na. So basta malinaw po dito ha. From verse 1 and verse 2. Day of the Lord, Day of Christ, Coming of the Lord, Second Coming, Rapture. Isang araw lang yon. Hindi ko sinabing sabay na sabay, pero isang araw. Kasi day nga eh. The Day of the Lord. Ilang beses ba tayo gagather? Mabilisan nga yun eh. Mga angel yung maghahakot sa atin. Yung harvest. Mabilis lang yun. So ano mangyayari daw? Kaya ito na yung ating title, Let No Man Deceive You. Bakit kasi nasabihan huwag ka papaloko? Kasi may mga manloloko. Alam mo na, karadad ng mga yan, mga magka-college. Saan ba tayo naloloko niyan? Nung college kami, yan. Ha? Ano na? Na-tuition po pag mayroon. Hindi, yung, okay, pupunta ka ng mga, parang last time, sino pinuntahan natin, sabi ko, magdala tayo ng gato. So, na Sunday. So, joke lang, di ba, nung, ano, sabi ko, kasi may, hindi mo alam, may mga tao, anong klaseng tao doon. Kaya ngayon, nag-usap, di ba, tundo yun, kailangan mag-iingat kayo, di ba? Bakit natin sinasabi mag-ingat? Kasi alam mo, yung pupuntahan mo ay posible may mga loko-loko. Ngayon, sinasabi tayo sa scripture dito, hoy, huwag kayong papaloko, ha? So, alam ng Bible, alam ng Diyos, alam ni Paul, na maraming manloloko. Kasi nga, ganun, balikan, hindi ko nakabalikan yung Matthew 24, Mark 13, ha? Tsaka Luke 21, ayun po yung the same ang tema. Ganun din ang Panginoon, sabi niya, hoy, huwag kayong papaloko, maraming manloloko, maraming false teacher, magpapanggap na Kristo. Okay? So, pareho lang. Kasi nga, end times, maraming maluloko, ang kalaban, Satanas, tapos meron siyang puppet, yung puppet niya, Antichrist. Okay, at yung demonyo. Okay. Ayan. So, ngayon, huwag kayo mapaloko kasi daw, itali natin dito sa 2, no? Kasi nga, may nangloloko daw. May nagtotrouble. Ibig sabihin, may, ano ba yung spirit? Either balita yan, text, or salita, o balita, nakasulat man yan, o salita lang, maling mga ano yan, bad spirit. So, ano yung niloloko para mas sila yung matrouble? So, isa sa mga sinasabi nga, yun nga, uy, malapit ng Panginoon, dumating, malapit naman talaga, kaso, hindi ganun kalapit. Na tipong wala ka ng warning. Diyan nagkakamali, again, kabaligtaran yung pre-trib. Sabi kasi nila, kahit anytime, mamaya, boom, pwede yung dumating ang Panginoon. E baliktad nga kasi sabi dito, huwag kayong papaloko, for that day shall not, it will come, pero hindi muna, except, there becoming a falling away first. Hindi nyo ba yung language? Ibig sabihin, darating yan, pero hindi muna, unless dumating muna yung number one, falling away. Ano yung falling away? Hindi yan na nalaglag palabas. Hindi. Term po yan sa English na sabihin madalas ang falling away ay hindi ko makakalimutan yung saan eh, yung Jacob's yung son ni Jacob, no? Son, tsaka yung mga brothers ni Jacob. Pag sinabing fall away, para yung naghihiwalay or nagkakaaway-away. Ganun po 'yan. Okay? At actually pag nagbabasa ka ng scripture ng ano dito ng topic sa end times, hindi yan maliligid sa iyo kasi sabihin lang niyan, mayroong darating na mga false doctrine, false churches. Eh pastor, ang dami na noon. Ayun nga, pero mas matindi 'to, ibang level na 'to, matinding lokohan. Okay? So, yung example, so, anong lokohan ang alam nyo ngayon? Prosperity Gospel. Okay, so yan. Babasa ko lang si Oriel daw. Ayun ko, baka nakita niya kasi nag-permanent ako eh. Sabi ba namin ni Oriel? Loko-loko talaga, sabi niya. Oh, pag-pray kita ha.
After 10 years, dapat may sasakyan ka na. Hindi lang basta sasakyan. Dapat BMW, may yabang. Pag wala, after 10 years na wala pa, sasagasahan kita. Ang ganun. Sinauli, ibig sabihin, inuudyo kong kayong ano, maging covetous. Anyway, ba't yung nasabi yun? Yun nga, marami manluloko. Salamat kayo. Sana nagpapasalamat kayo. Andito kayo. Ewan ko sa inyo kung hindi. Pag andun kayo sa lahat, ang dami dun. Kaya may kilala ako dyan, yan, dating si Maria, taga nun dati, sa Dulos. Kaya hiyang-hiya siya dun eh. Pero nadala rin siya dun kasi nga, last manloko eh. So ano pa, bukod sa prosperity gospel, ano yung mga panlulokong ano ngayon? Kahit hindi sa church. Pero yan, sa church yun, yung false gospel. Ang dami yan. Budol. Saan pa? Yung popular, maraming naloloko. Kailan lang pinag-uusapan natin, ha? Networking. Sino yung kumikita ng malaking pera dito? Ano? Yung ano na lang, Hollywood, di ba? Lakas man loko niyan, eh. Pero ito, mas matindi pa. Eh, sabi kayo, great, sabi dito. So, matinding pangluloko. Kaya, again, pinag-aralan natin to. Parang kailan lang pala yung Monday, di ba? Nagtanong kayo ng si Pamecha ka, si Kuya Jun, yung New World Government, One World Government, di ba? Yun yun. Sa end times, magkakaroon ng ganun. Kaya nga, warning tayo ng warning sa bakuna pa lang na yan. Paano nila nagawa yung mga sovereign countries, pinag... Isang ganun lang nila, sunuran lahat. Paano nagawa yun? Eh, isa ba utak ng mga yan? Hindi, pero... Pag pera ang pinakilos mo dyan, uy, sumunod ka lang sa amin, ha? Uy, isa talaga yun. Pero iba, hindi pa rin nila nakuha, di ba? So, yun. So, may way ng panluloko. Pero kung matalino nga, alam mo yung mangyayari, nahihirapan sila. Okay? So, ulitin ko lang, ha? Huwag ka nang papaloko kahit anong paraan. Ano ba yung maraming paraan ng panluloko? Pwedeng gagawa ako ng kwento. Pwede yan, di ba? Hollywood. Ganito yan, ganito yan, ganito yan. Hindi naman pala. Ano pa? Ang luloko. Yan, networking. Paano ka mag-invest dun? Yan nga, pa-picture siya. Hindi naman yan sasakyan. Oh. Ay, ang galing nyo. Gusto ko rin magkakasakyan. Therefore, sali na ako dyan. Oh, naloko ka. So, appearance. Ano pa yung mga kaloko? Salita. Pinapakita, appearance. Yun. Pangako. Pangako, ayan. O, kwento-kwento, kita mo si ano, nag-invest lang sa amin ngayon, meron ng ganyan. Sinungaling, sinungalingan. So, maraming way. Ngayon, sabi nito, for that day shall not come, so huwag ka naman palo kung, kasi merong binigyan tayo ng Diyos ng signs. So, puro signs yan eh, pag tinignan mo sa Revelation, Daniel, ito talagang ano na, diretsahan na, oy, huwag kang papaloko kasi may ibibigay naman ang sign ng Diyos sa iyo. Kung yan, falling away, ibig sabihin, and sobrang dami ng maloloko, sobrang daming false gospel, eh meron na nga yan eh. Kaso meron pa isa dito, sabi dyan, that man of sin be revealed. Sa Tagalog, merong that man, sino kaya yun? Ayan, sinabi na, the son of perdition. Ito yung Antichrist. So yung Antichrist, ito yung gagamitin ng Satanas para gawin yung kanyang gustong gawin dito sa lupa. Eh, paano niya magagawa yun? Kasi alam siya ng Diyos eh. Ayan ang sinabi naman eh. Pero winarning nga na tayo. Kaya ano yung tayo lugi? Okay? Ang lugi yung mga naloko. Okay? So ulitin ko ha. Anong darating muna? Si Jesus o si yung Antichrist? Antichrist muna. Ngayon, ito naman yung straw man itong mga ito. Sabi nila, eh, tinahintay nyo pala eh. Yung Antichrist kami, si Jesus eh. Kasi pre-trib, unang darating si Jesus. Bago yung Antichrist. Ang post-trib tayo, Antichrist muna, bago si Jesus. Yan ang sabi dito eh. Kaya ang straw man nila, alam niyo yung straw man, ibig sabihin na, dito. Logical fallacy, ibig sabihin yun, yun ang paniniwala mo kahit hindi. So ibig sabihin, inaabangan daw natin yung Antichrist. Uy, dumating ka na. Tapos sasambahin, hindi naman eh. Hindi naman nasambahin yung Antichrist. Sinabi lang dito, mauuna siya. Para sa sign, para ma-warningan tayo na kung na, mapakalapit na. Pag dumating na, pag sinabing reveal, nagpakilala na. Paano mo malalaman? Eh, dapat alam mo yung Bible, alam mo yung Revelation, Daniel, tsaka ito, meron ditong mabilis na clue.
So, pinag-aralan lang po natin yan sa day niya, saka sa Revelation. But anyway, verse 3 muna tayo. Ibig sabihin, malapit nang dumating ang Panginoon pag na-reveal na, pag meron ng Antichrist na nagpakilala na siya ay Diyos, pero hindi naman. At makikita, makita natin again sa Daniel yun. Ito na nga, sayin ko na. Ayan. Sino daw to? Who opposed and exalted himself above all that is called God. Sa Tagalog, who opposed, anong sabi, opposed, nilalabanan. Sino, sino lalabanan niya? No, syempre yung mga established truth na ng Bible. Amen? Kaya ganyan po yung mga false teaching, false gospel, kahit yung pre-trib na yan, inuupo, sinabi na after the tribulation, saka dating si Jesus. Hindi, hindi yan. So, inu-oppose lahat. Ay, dalawa lang ang ginawa ng Diyos. Lalaki, babae. Hindi, hindi lang. Yung mga established na established yan, i-oppose mo pa, ano pa. May Diyos, hindi, wala. Ang isa lang ang Diyos, hindi, pwedeng marami. Mormons, di ba? Ano pa? So, lahat ng established truth, nilalabanan niya, opposed. Kaya sabi dito, exalted. Pag sinabi iso, tinataas niya sa kanya sarili. Exalted himself, tinataasin ng ganyan. Matapos na tayo dyan, meron ba tayong ganyan? Meron ba? Basta yung mga mayabang, di ba? Yung mag-iingat ka. Hindi sinabi lahat ng mayabang, Antichrist. Pero yun ang definitely isang trait ng Antichrist. Kaya hindi nagagayahin. Okay? Ikaw ba si Gonzales ba yun? Sumikat eh, na? Yabang eh. Pero ito, mas matindi to, pati sa Diyos eh. Mas mataas pa siya sa Diyos. At hindi lang basta Diyos, sabi siya, no? Above all that is called God. So, magaling, kay, magaling siya kay Jesus, magaling siya kay God the Father, pati kay Muhammad, kahit kanya, kay Allah. Loko-loko talaga to. So, hindi mo yan, ano, yung sabihin, hindi tayo maliligaw. Pag may nag-claim na ganyan, alam na, eh, si ano yan, si Kibulo yan, ah. Hindi pa yun, eh. Alam mo, loko-loko, wala nang iniwala doon. Meron pala, pero, hindi buong mundo. Itong Antichrist, buong mundo, maniniwala. Hindi lahat, pero marami. Okay? So, pag dumating daw yun, nako, Antichrist yan. Or that is worship, so that he, as God, okay? Hindi mahirap to. Nagpapanggap na Diyos to, ang tawag yung pagkakilala sa sarili niya, Diyos siya. Okay? At pag maraming naniwala, especially itong mga major religion na Muslim, kasi ang Muslim po ay nag-aabang din po yan ng 5 iman ba o 6 iman, marang ganang kalimutan ko tuloy. Basta mayroon din silang ganyan eh. May darating. Yung susunod daw kay Muhammad. Kasi nauna daw si Abraham, propetang Abraham nila daw yan, si Moses, and then si Jesus, and then si Muhammad. O 5 nga, 5 iman. Darating daw yan. Diba ito, nag-Muslim ka pala, no? Diba? Tinuturo sa kanila yon. Eh, Hudyo, mayroon ding Messiah. So, dumating na yung totoong Messiah, hindi na tinanggap si Jesus, mga Hudyo. Hindi ikaw ang Messiah namin, pinatay nila. So, naghihintay rin niya ng Savior, ng kanilang Messiah. So, ito daw, kung sino man ito, paano ito? Ang galing ng manloko, talaga. Magaling manloko yan, kaya talagang darating po yan. So, susubukan niyang lokohin lahat tayo. Subukan nila. Okay? So, ito, interesting. Sabi ko, iuupo siya sa Temple of God. So, ano bang Temple of God na totoo? Tayo yun eh. So, obviously, ibang temple to. Kaya, balitang-balita po yan, yung Hudyo ngayon. Talagang nakahanda na po. Yung kanilang gagamitin, yung ano, nakadisplay sa kanilang museum. Tingnan niyo yung ano na, may museum na sila nung menorah. Meron na sila noon eh. Hindi lang nila may tayo kasi nga, ha? Lahat, yung candlestick nga, menorah, tawag doon. Tsaka yung, hindi nagkakamali, lahat, basta lahat, ng articles ng temple. Na done away in Christ na yun eh. Ibig sabihin, wala nang kwenta yun kay Jesus, tsaka sa atin. Kasi si Jesus na yung sinacrifice eh. Bakit nila ginagawa yun? Kasi wala nga silang paalam kay Jesus. Gusto nilang i-oppose si Jesus. Anong hinihintay na lang? Ang hinihintay na lang po, ito nga yung Antichrist. Kasi, hindi nga nila basta maalis-alis yung ano doon, yung, alam nyo po, yung Dome of the Rock ngayon ay parang second ba, o third most holiest site ng mga Muslim. Second ba, third?
O, basta second or third yun eh. Mecca yung una, Medina, yung pangalawa, and then yan. So, hindi nila basta-basta pwedeng alisin yun kasi magigera. Do kaya naman nilang patayin yun, pero ayaw pa nila. Gusto kasi nila, ma-unite nga eh. Yung hinihintay nila, kaya yung Antichrist, ganun, pati Muslim, oh, ako yung Messiah eh. O, sige. Sige, palitan na natin ang temple. Maniniwala yun. Kasi napakagaling naman loloko nitong Antichrist. Naintindihan ba? Mga bata, matagal na po itong kwentong to. Dapat alam nyo to. Para pag nag-preach tayo dito, hindi kayo... So, may darating na ganyan. Antichrist tawag natin. Pwedeng man of perdition tayo doon. Man of sin. Yung mga other terms sa kanya. Okay? At siya'y magpapanggap na Diyos. Feeling Diyos. At upo sa templo. Eh, ba't wala ng templo ngayon? Eh, gagawin yun. Kaya medyo matagal pa kasi wala pang ginagawa, di ba? So, yun ang sabi dito eh. So, again, una, yung Antichrist, and then may temple, at, ngayon. Actually, naalala ko tuloy itong mga tumulo-lulo, parang ang ginagawa nila, parang ini-insight nila yung mga tao, gumagawa sila ng mga palabas doon ng kesyo, may nag-offer ng, ano, hindi ko alam kung kaninong side yun eh, yung either mga baliw yun, o baka taga mga ano rin ng Hudyo, mga pakawala, kasi mga inuutusan, para iyan yung public opinion. Hindi natin alam, pero may mga ganun. But anyway, sa Bible, malino po mangyayari yun. Itatayo ulit yung temple, mag-o-offer ulit sila doon, and then, itong Antichrist tatayo doon, or iupo. Ibig sabihin lang, ano yung anong pinipicture na nakaupo ka? Para ikaw yung hari. So, ganun yun. So, later nga, alam natin itong mag-ahari ito. Hindi agad-agad. Kasi sa Revelation, magka-conquer muna siya. So, pag nag-conquer siya, dadami yung mga nasasakupan niya. Yung katulad natin na hindi na iniwala sa kanya, papatayin, susubukan niya. Ganun yun. Okay, hindi siya Diyos, ha? Malinaw, pero magpapanggap siyang Diyos. Remember ye not that when I was yet with you, I told you this thing. So, another point dito, pinag-uusapan to. Problema sa iba ngayon, ayaw na pag-usapan. Eh, pinag-uusapan niya nila eh. Kasi iba yung turo mo, iba yung turo ko, huwag natin pag-usapan, ha? Ayaw ko yung katotohanan. Paano malaman katotohanan? Sige nga. So, alam mo na sila yung posisyon nila mahina na pag ganun. Okay? So, hindi ko sa awayin natin, ha? Yung nasabi ko, pag-usapan natin, kung ma-offend sila, problema nila yun. Bakit sila na-offend? Diba? Kaya tayo, susundin natin yung pattern ng Bible. Pag-usapan, pag-aralan. Okay, pag na-offend sila, okay ka ha, na-offend dyan, baka alam mo mali ka. Amen? Pre-trib is garbage. Okay? Ganun pa eh, no, ano eh. So yan. So pag-usapan natin, sila na pinag-usapan nila eh. Kaya nga, pag binabalikan ni Paul, di ba pinag-usapan natin yun? Kasi hindi naman pwedeng masulat lahat dito eh. So pero itong verse ito, andito to, para alam natin na pinag-uusapan yan. So ngayon lang, obviously may mga detail na dinagdag dito. So tayo kasi gumukuha lang tayo ng clue eh. Okay? Yan lang gusto kong sabihin dyan. Ngayon, ito interesting. Itong mga succeeding verses, very crucial to. Kasi pinag-usapan natin, tapos may sinabi siyang detail. Sabi niya, and now, you know, alam mo na, sinasabi lang niya para maalala or ma-record. Pwedeng ganun. O tayo ngayon, naalaman natin. Ano yung pinag-usapan nila? And now you know what withholdeth that he might be revealed in his time. Sino yung he na marirevealed kanina? Antichrist yan, ha, ito. Man of sin be revealed. Okay, so hindi tayo nalilito dito. Ang dali lang nito eh. Yung mga pre-trib lang na nalilito kasi kung kanina-kanina sila nakinig eh. Sino daw yung i-reveal? Yung Antichrist. Pero merong withhold. Ibig sabihin, may pumipigil. Ayan, so sino yan? So sabi nila, sabihin ko muna yung kanilang yung mali, ha, yung pre-trib. Sabi nila, yung Holy Spirit daw yan. Yung Holy Spirit, pinipigilan yung Antichrist, hindi daw makalabas. Kasi yung mga mananampalataya daw, andito pa. Doon nila nakuha yun eh. Kaya dapat ma-rapture daw, kesyo tayo. Ma-rapture, pag wala na yung rapture, wala na rin Holy Spirit sa mundo. Yun ang sabi nila. Paano maalis yung Holy Spirit? Sige nga, sabi sa Bible, ang Holy Spirit ay Diyos. Ang Diyos ay omnipresent. Sabi niya, He fills the earth.
kahit saan, nandun siya, nasa Lachandaku eh. So, paano mo aalisin yun? Tsaka hindi nga siya bound ng space and time eh. So, ano siya sabihin? Sino tong aalisin dito? Sino ba yung pwede mong aalisin? Yung may kilala akong pwede biyan yung pinag-usapan natin. Hindi, ito lang eh. Isa lang to. Sabihin mo lang sa akin, sino to? Tapos na usapan. Ganun yung mga banat eh. Sino yan? Sino yan? O, sino ba yan? Sabi ko. O, kita mo na. Holy Spirit yan. O, nasa yung Holy Spirit yan? Okay? Kasi pag napatunayan nila, obviously, walang Holy Spirit dyan, ha? Wala. So, ang antecedent niya, alam niyo ba yung antecedent sa English? Ito yung subject na pinag-uusapan. Pag puro gumagamit ka na ng pronoun, ibig sabihin, binanggit mo yung unang, yung antecedent ng tao, yun yung tinutukoy mo. Okay? So, sino ba yung walang Holy Spirit dito? Sino ite-take away? Yan ang tanong. Ibig sabihin, siya yung out of the way. Okay, mamaya natin yung mystery of iniquity, ha. Masabi dyan, nandito pa lang tayo sa 6, no? So, meron daw nag-withhold, ibig sabihin, pinipigilan yung Antichrist ay ma-revealed. So, again, sabi ng mga pre-trib na mali, si Holy Spirit daw, yeah, wala naman dito. So, sino yung pumipigil? Sino pa pumipigil? Yung makarapatang pumigil. Sino yung may karapatang pumigil ng mga event sa history at napaka makapangyarihan? Sino ba yan? Yung Antichrist, gusto ng ano eh. Siguro nag-uunahan na sila. Ako na yan. So may oras ka, di ba? So yung mga Hudyo daw, mga Antichrist daw yan, di ba? According to the Bible, sabi doon. Who is he? Sa 1 John. Sa doon yung bad? 1 John 3... Ano ba yan? He is Antichrist. Kabisado one. Ano ba yan? Madala mga ano natin. Two. Okay. Okay. Ito, 2:20, dali pa lang tundaan eh. Pakibasa po, ready, go. Who is a liar, but he that denieth that Jesus is the Christ? He is the Antichrist, that denieth the Father and the Son. 23. Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father, but he that acknowledgeth the Son, hath the Father. Okay, so itong grupo ng tao daw, mayroong mga nagdi-deny kay Jesus na siya yung Kristo. Sino kaya yon? Eh, wala namang ibang, mga Islam, pwede ba yon? Hindi. Messiah yung, pinoconfess ng mga Kristiyano tsaka mga especially Hudyo. Pag sinabing deny, hindi ikaw yun. Diba? Dininay na si Jesus, sabi dito, pag dininay mo na si Jesus, dininay mo na rin yung Ama. Sino kaya yon? Hindi mga Hudyo. So, kaya yung Antichrist po, Hudyo po yun eh. Mga peking Hudyo. Kasi ang tunay na Hudyo tayo, actually. Okay? Ano sabi tayo? Yan. And now ye know that with all this. So, sino nagpupipigil? Obviously, ang Diyos. Okay? So, anytime na hayaan niya na ma-reveal niya kasi sa tamang oras, magpapakilala na yan. Okay? So, dito na tayo ngayon. For the mystery of iniquity that already worked. Ibig sabihin, ano yung mystery? Again, ito po yung something na hindi masyadong lubos na maintindihan. Pero pwede mo maintindihan. Kung i-reveal sa'yo, maintindihan mo. Ano yung mystery of iniquity? Ito po yung mga bagay na itong mga pre-trib, yung dispensation, binibigyan nila ng ibang kahulugan po yan. Kaya sila lang daw yung nakakaintindi yan. Eh, hindi naman may napintindihan. Ibig sabihin, iniquity, kasalanan. Mystery of iniquity, ano yun? Mga tinatagong kasalanan. Diba kasi nga, kung ikaw yung Antichrist, paano ka makakapanloko? Alam nga namang alam na alam ng tao yung game plan mo. Diba? So, tinatago yan. Katulad ng, again, kung tama tayo, believe, tama tayo sa bakuna na yan. Diba? Kaya mayroon tayong ano dyan eh. Theory. At mukhang totoo naman. Diba? So, paano nila napilit yung mga taong kubakuna? Una, takutin mo. Pangalawa, kausapin mo lahat ng mga heads. Kaya pag sinabi mo, "Oy, may virus! Ay, may virus!"
pati media, sabihin mo, okay, takotin mo sila, takotin mo sila. Mga politiko, okay lang, namatay si Mike Enriquez, isa pa pala yun, hindi ko nga alam yun eh. Eh ganun din, kung ano sinabi ni Duterte, ni Roque, Duque pala, pare-pareho si... Basta, basta mga politiko, sabihin nila, oh, yung babakula! Huwag ka nang pumasok, huwag ka nang taba, huwag ka... Isa yung script nila eh. Ganun din pala si Enriquez, kaya... Hindi ko alam ganun. Inaasar pa yung mga ano, wala kang karapatan, parang ganun. Ayong pabakuna. Ano, ayong pabakuna, ganun. So, ang hirap gawin niya na mag-isa ka lang, lulukawin yung buong tao, kasi mga tao, may utak yan eh. Pero pag plinano mo ng gusto yan, okay, parang Hollywood, mag-isip ka na kahit anong panluloko, ganun yan. Plinano yan. And then, pag na-found out sila, biglang bitaw yung mga matataas. Kaya hindi nahuhuli yung mataas, bibitaw agad. Ay, wala namang sinabi sa kanya, siya lang yan eh. Ganyan yan. Pero itong time na to, talagang matinding lokohan to, okay? So yun na yun, binigay ko na sa inyo ngayon, Mr. Iniquity. Kung magbabasa kayo ng mga libro nila, di mo maintindihan yun. Okay? Ibig sabihin lang, nagwo-work na, ibig sabihin, nagwo-work na yan. Yung mga Hudyo pa ito, mga nagpapalit ng Bible. Sino sa palagay mo yung mga taong gustong palitan yung Bible? Sige nga, bukod kay Satanas, yung mga taong ginagamit niya. Sino? Mga pangyarihan to salita ng Diyos, lalo kaya mga Kristiyano naliligtas, yung mga nasyeshara natin. Sobrang mga pangyarihan. Sinong gustong sumira nito ngayon? Hindi yung kalaban ng Diyos, yung mga false doctrine, mga false religion, di ba? Gusto nila sirain yan. Itong yung pagsira po sa King James Bible, ano yung planado, intricate po yung plano nila dyan. Kailan lang may nag-share sa amin yung ano nga, ganun, galit na galit po yan si Westcott and Hort na Bible. Sa receive text kasi talagang puro yun eh, pinasa-pasa yun, hindi nila masabing mali yun kasi nga yun, lahat ng copy ganun eh, before nila kinurap yan kaysa may nahukay bago yun, talagang hindi nila mapatunan. Kaya ginawa nila eh, buti na document din kasi nagsusulatan din yung mga yan eh. Ang sabi doon, kailangan baguhin natin yung tiwala ng tao, dapat hindi sa inspiration ng Bible, dapat kanino? Dapat magduda sila, ay baka ano, baka mali yan. Okay, hindi ko na mag-elaborate muna doon ha. Basta gusto sabihin, may plano yung mga wicked people, nagpa-plano yan, and then saka nila execute. Okay? Ganun sa bakuna, ganun sa Hollywood, ganun yan, kahit saan. Okay. So, yun na. So, pinaplano nila yun at gumagana na ngayon yan. Nag-ano na sila. Nag-uusap-usap na yan. Paano nila gagawin yung Antichrist? Paano itatayo yung temple? Nag-uusapan na yan. Anyway, mangyayari yan. Sinabi din sa Bible eh. Tayo, hindi na tayo interesado doon kung paano mangyayari exactly, kung anong year. Hindi na tayo interesado doon kasi nga, ang Diyos naman ang magbibigay ng go signal dyan. Pag inalaw na sila ng Diyos, go na yun. Hindi na sila pipigilan eh. Matagal na nila pinaplano yun. Okay? Ngayon, sabi dito, he and only he who now letteth will let. Ngayon, itong word na to, ito yung medyo na sa King James. Okay? Kaya hindi rin eh. Kasi kung binabasa mo yung Bible, mapapansin mo, may ibang ibig sabihin pala yung word na let. Sa atin ngayon, pag sinabing let, ano yung let? Hayaan eh. Tama naman yun. Nasabi dyan, pero pag binasa mo yan, alam mo agad, ibang ibig sabihin yan eh. Kasi siya ang humahayaan ay hayaan niya. Iba yan, oh. Tingnan ko lang dito sa dictionary, ha. Tingnan mo, ha. Kasi tingnan ko dati. Ano yung ibang word ng let? So, sabi dito, kahit ako na nga sa inyo. Let. Para walang script yun. Ayan, nakalagay dyan sa let, sa Merriam-Webster. Sabi dyan, isa sa mga meaning niya ay tokos to. Okay, hayaan mo. Ibig sabihin, gawin mo. Make. Okay, yan yun eh. Pangalawang meaning is to give opportunity to or fail to prevent. Ibig sabihin, hayaan mo nga. Ganun nga. Ibig sabihin, hayaan mo. Ibig sabihin, huwag mong pigilan. Diba? Ang problema, isa sa mga meaning niya, ito na, yung medyo archaic, okay. Saan na ba yun? Ito, ayan o, no? Archaic. Alam nyo, archaic, hindi na ginagamit. Pero tayo ginagamit natin kasi Bible binabasa natin eh.
So sa kanila lang yun, okay? Nakita nyo ba? And verb 2, entry number 3, okay? Transitive verb, okay? Ang sabi? Ano yung meaning? Hinder or prevent. So medyo baliktad, pero ganun ang language minsan eh. Okay, kaya hindi mo sasabihin, eh basta yan ang meaning ng word na yan, eh, yan dapat ang meaning yan. Eh, hindi ka naman nabuhay ng 400 taon eh. Dati, isa sa mga meaning ng let is ganun, hinder. Kaya ngayon, ito, anong sabihin yan? Only he who now let it will let. Sinabi na kanina, withhold it. So hindi nakakaano, tingnan mo lang yung context. So meron lang nag-hinder, may nagle-let. Hindi yan? So, sino nga ulit yun? Dali. Sino yung nag-hinder sa kanya? Ang Diyos. Ang sabi ng mga pre-trib, Holy Spirit. Kaya nga sabi nila, pag inalis na yung na-rapture na, wala nang Holy Spirit kasi wala nang Kristiyano. Kaya sabi nila, mali yun. Hindi nawawala ang Holy Spirit, Diyos siya eh. So, pero dito, pinipigilan ng Diyos. Okay? Kasi siya yung tisilan kanina eh, Diyos. Eh, ito naman yung pang-ilanghin na to. Pangalawa. So, sino naman yung he that taken out the way? So, sila, Holy Spirit nga daw. Hindi. Sino ba yung matetake away? Sino ba yung aalisin? Yan ang pag alam mo yung revelation, alam mo na kung sino yung... Kasi ang nangyari sa Antichrist, gagayahin niya si Jesus. At ano ba nangyari kay Jesus? Diba namatay siya at nabuhay magmuli? Okay? So, paano mo gagayahin yun? Paano mo magpapakilala ikaw yung Jesus? Kailangan gayahin mo yun. Kasi doon kailangan kilala si Jesus. Tama? So, kaya ito sabi dito, ang ibig sabihin actually niyan, ang matay-take away, pag sinabing take out of the way, madalas ang ibig sabihin niya, mamatay. Diba? Yan. So, yun pala yun. So, una, mangyayari niyan, bago maging talagang demonyo yung Antichrist, una kasi tao lang yan eh. So, mamamatay, tapos saka siya bibigyan ng kapangyarihan. Na, hindi ka na-insistent sa Revelation. So, nandito lang tayo sa, kanta sa loob. So, kaya pag namatay, ha, pag nabuhay muli yan, naku, demonyo na. Bibigyan ng kapangyarihan yan, okay? So, yun yun. So, una siya ay mamamatay, and then siya ay, verse 8, pare-pareho yung ano eh, no? Yung pagkakasunod-sunod, sa Revelation, ganun, mamamatay, and then, mabuhay. Dito naman, ganun din. Taken out of it, and then shall that wicked be revealed. So, marirevealed na siya, at siya na ngayon ay wicked. Okay, with the capital. But anyway, kahit ano yan, kung alam mo yung context ng ating pinag-uusapan, the Antichrist magiging makapangyarihan na. Okay? Whom the Lord, so medyo mabilis yung ano dito, kasi nga, tinutukoy lang eh. Itong Antichrist, mamatay, mabuhay, at siya yung maghahari, pero, ang mangyayari sa kanya, papatay hindi siya ng Diyos. So, alam na natin yun. Mabilis lang to, pero tinutukoy lang. Huwag kayong matakot dyan. Kayang-kaya ng Diyos yan eh, di ba? Ano sabi dyan? So, the Lord will consume with the spirit of his mouth. Ibig sabihin, ano panlaban ng Diyos? Diba, salitaan ng Diyos, kaya takot din sa atin yan. Yung mga kalaban, takot yan salitaan ng Diyos pag alam mo to. Pag alam, malalaman mo isang tao na takot, hindi niya alam to eh. Hindi niya mabubuksan sa'yo. Ito yung sinabi ng salitaan ng Diyos, kaya yun totoo. Pag hindi mo makayang, pre-trivers, ganun yan, takot yan. Magpapalusot na agad yan, sabihin niya, importante lang, ligtas tayo. Yung ligtas na tayo ng 10 years, 20 years, hindi natin pag-uusapan to. Ligtas na tayo, pag-usapan natin kung paano matutulungan yung mga hindi paligtas at kung sakaling abutan nga tayo niyan, alam natin gagawin natin. Yun yun. So yun, kaya sinasabi sa atin, tinuturo sa atin dito. So, makapangyarihan yan, pero kaya ng Diyos yan. So, panglaban, salita ng Diyos at the brightness of His coming. Diba? Parang, again, sa libot ang ginagaya yan eh. Sino yung ganon? Yung superhero kunwari na dumarating, dyan yung bida! Halos lahat ganon, di ba? Matatalo na tayo, tapos buf! Kanino ginaya yun sa palagay nyo? Ito yun, yung pinaka-climax niyan, yung tribulation, the great tribulation, pinapatay yung mga Kristiyan, hinahabol tayo, no? Oh, papatay na si Diem, nagpupugutan na, biglang darating yung Panginoon, buf! Sira sila, amen? Yun lang yun, yung sabihin dyan. Even him whose coming is after the working of Satan. So, again, binibigyan lang ng other description yung Antichrist para malaman natin, makilala natin siya from pag nabasa natin sa Daniel. Sinabi sa Daniel, sinungaling, pero flattery,
Ganyan yan eh, manluloko ko yan eh. O di alam mo na kung sino ngayon yan. Sa Revelation, ah siya rin pala yun. Yung alaga ni Satanas. Okay, sabi dyan, oh, even whose coming is after the working of Satan. Ibig sabihin, tagasundod ni Satanas yan, na ano siya, nagkaganyan siya dahil kay Satanas. Malinaw? With all power and signs and lying wonders. So, makapangyari yan din. Kaso, ano yung wonders? Sabihin, nakakamangha. Wow! Hindi lahat na nakakamangha ay totoo. Okay, again, yung mga newsfeed ko, puro magic eh. Wala nang magic, wala nang magic. Yan, uy, paano gumagalaw yun? Mga ganun. Lahat ng magic may panluloko. Hindi mo lang nakikita yung panluloko. Kaya nga pag nireveal, ah, yun lang pala yun. Ay, ganun eh. Yung pala, tinatago lang dito. So, magic ako, wag na. Hindi ako marunong. So, ganun yung Antichrist ngayon. Ang makapangyarihan, ang Diyos talaga, ang Diyos, pwedeng gumawa ng wala dyan, tapos biglang, poof, andun. Kapangyarihan, yun yung magic, tsaka yung witchcraft, panluloko lang. Okay? So, yan ang gagawin niya. Kaya ngayon, kahit saan po yan, kahit sa religion, kunwari, may nagpagaling kunwari, di ba? Benihin, mga ganun. Ay, gumaling, oh. Tapos yung isa, yung apostol, kung sino man yun, nag-share ng ganun, gumagano'ng ganun. Uy, oh, Holy Spirit, inaano siya, oh. Ganun, ganun. Alam na, acting lang. Eh, nagpapaloko kasi yung iba, eh. Ay, gusto ko sabihin niya. So, ngayon, kung alam mo yung salita ng Diyos, di ka maluloko. Amen? Amen. At kaya nga iniisa-isa natin to eh. Para pag dumating yan, hindi sa matatawa, pero nakakaawa pa rin yung mga naniniwala sa kanila, di ba? So, hindi na pwedeng ano yan, maliitin. Amen? Kaya tayo, inaaral natin. Later, i-apply nyo kayo din. Sana, mas mahalin nyo itong mga kaluluwang to. Huwag nyo, eh, tanga naman naman eh. Kaya alam mo na hindi gumagana yung ganong style. Pag-pray mo, patalino ka, and then gamitin mo yung salita ng Diyos para ma-win din siya. Hindi yung tawanan mo, eh, bahala ka sa impyerno. Tsaka habang nalalaman mo yung certainty ng mga bagay na to, lalo ka maawa sa mga yan eh. Nakikita mo kung paano sila lulukuhin. Ang galing nung kalabang kasi. Magic. Hoy, gumaling sila, oh. Ano yun? May pandemic na biglang gumaling. Ano yung gawin? Bakuna lang. Yung pala, kontrolado na yung resulta eh. Pag sinabi nila, may bagong variant, uy, tataas, bababa, tataas. Kontrolado pala. Ano pa? Yan. Hindi ko muna tatapusin ha, pero sana nakukuha niyo sa tansya. Next week, balikan natin para at least naka 2 weeks kayo, yung ibang medyo bago pa sa topic. Ang tawag dito, maluto sa isip at puso nyo to. Amen? Kaya manluloko, manluloko, mag-ingat. Anong gamot sa panluloko? Alam mo yung katotohanan, parang magic ulit. Ang galing talaga na, nag-magic dito siya, no? Ang galing! May lumabas na rabbit! May lumabas na... Kahit magkano, babayaran kita, di ba? Ano, entertain mo lang kami kasi ang galing mo, eh. Pero yung rabbit nang galing sa ano, yung, may apoy pa. Lahat yung may daya eh. Special ano yun, diyan, may card na puni, tas na, napunta ulit. Naibalik, paano yun? Lahat yung may daya. Ngayon, pag nalaman mo na yung daya, hahanga ka pa ba doon? Kutosan mo pa yun. Nuloloko mo kami. Di ba? Pero napansin nyo ba anong ginagawa niya? Pinapractice po yun. Kasi pag hindi mo ma-practice yung malalaman, eh, mali naman yan eh. Eh, pag magaling yung execution mo, maloko. Aha nga yung iba. Ganun pa yung mga ano eh, di ba? Ganyan po yung mangyayari sa end times. At kahit ngayon, pansinin nyo, bakit yung iba di makaalis sa Mormon, hindi makaalis sa Iglesia ni Manalo, sa Katoliko, di ba? Sinabi mo na yung totoo. Hirap sila eh. So kaya nga tayo, again, ang formula natin, maligtas muna. Kung hindi paligtas yan, ako, ang hirap niyang, ano nga, ano, paliwanagan kayo ng isang, ano, isang linggo, walang tulugan. Ganun yan, di ba? Kasi naloko na sila, matagal. Eh, huwag nga mag-usapan yan. At kahit mga ligtas na, ayun nga, isa sa mga bagay tayo hindi lalong makapag mawarning itong mga tao, kasi tayo mismo, eh, huwag nga mag-usapan yan. Ang telling ako nung medyo naaantindihan ko itong mga bagay nito,
yung mga inaasahan kong kausap, pag-usapan natin to para yung lalo yung mga tao matuto. Hindi yung ating pag-usapan yan, importante yan. Diba tayo sa Bible kung di importante? Sige nga. Ay, sana rin, hindi ko na nada. Ay, naaral mo yung tanong. Ilan ba yung prophecy sa Bible? Ilang book yan? Daniel. Revelation. Buong libro yun eh. Ezekiel, medyo may ano, konti, Zechariah, ito, Thessalonians, Corinthians, may mga sagi-sagi rin, lalo yung Matthew, Mark, Luke, diba? So, hindi importante, naloko ka na, ba't di mo aminin naloko ka na? Yan ang tanong ko sa mga yan, again, di tayo galit sa kanila, naaawa tayo sa kanila. Kasi ba, yung iba nautuwa na rin ako, at least umaatras na. Ay, pag-usapan nyo. Yung iba matindi. Ikaw mali. Harapin ka pa, ikaw mali. Kahit siya yung mali, alam niya rin yun. Sa tao, hindi ka kasi nag-aral eh. O ito, pag-aralan natin. Hindi, hindi ka nag-aral eh. Hindi maintindihan. Ha? O ito yung Bible. O, hindi, ito yung sabi sa komentary niya ni eh. Spurgeon eh. Ah, Spurgeon. Scofield pala. Three minutes. Tapusin natin itong 11. Then, sa 10 muna. So, darating raw yung Antichrist. Manloloko. Marami siyang ginagawa. Oh, wow, galing. Believe. Believe yung iba. And with all deceivableness. Ibig sabihin na deceive. Kanina, deceive. Deceivable. Ibig sabihin, naloloko. Of unrighteousness in them that perish. Okay, so ang naloloko niya madalas sa hindi, yung mga hindi ligtas. Pero naloloko rin yung mga ligtas to some degree. Okay, hindi naman siya siyempre makapunta sa impyerno, pero either naging ineffective, di ba, mabagal, malabo yung message ng mga ligtas, pero hindi natuto. Okay, because they receive not the love of the truth, yung mga unbeliever, that they might be saved. Ganun yun, kasi hindi mo tinanggap yung totoo eh. Kaya gusto ko din ganun, naisip ko kasi kayo. Isa sa mga iwasan nyo yung gusto nyo iligtas lahat. At gusto mo ngayon na. Okay? So gusto ko rin yun, kaso alam natin reality, ano reality. Hindi tayo nalaw ng Diyos ng ganun eh. Siya nga mismo, pinatay pa siya eh. Mga apostol, maraming naligtas, libo, pero hindi pa rin lahat. So kaya importante, alam natin yung reality, okay? Kaya sila, pag nakita mo ng ayaw nila sa totoo eh, alam naman ma-discourage ka. Ikaw, pinag-aralan mo yung totoo, tapos sila ayaw nila. Ah, pwede pala yun. Oh, gawin ko rin yun. Kahit makita kong totoo, ayawan ko. Kasi pwede, iba yung pwede, iba yung tama at mali. Amen? Kahit ginawa nila, naloko na kasi sila, huwag ka rin paloko. Okay? At yung magandang point dito, sabi diyan, bakit nila hindi tinanggap yung katotohanan? Kasi ayaw nila eh. Hindi nila mahal yung katotohanan. Kaya ang ganda yung meme na ano, sabi doon. Those that doesn't love the truth. Kalimutan ko. Basta pag hindi mo ayaw mo yung katotohanan, pag sinabi mo sa kanya yung katotohanan, aayaw ang kanya, kagalitan ka pa niya. Eh, yun yung totoo eh. Bakit? Kasi hindi niya gusto yung totoo. Gusto niya mabola lang siya, basta ito ako, nakatalig gano'n, di ba? Basta, ano na ako, ligtas ako kunwari, ewan ko, di ba? Basta huwag mong turuan niyang bago sa akin yan. Ganun yan. At pwede niya apply din sa atin, ha? Doon ako pinanganak, dito ako mamatay. Basta. Oo, basta. Dito matay sa atin naman. May mga time ba na puro ganyan din tayo? Huwag tayo, alis muna tayo sa labas ng church, tayo naman. May mga pinipilit ba tayo? Naloloko rin tayo? Ang dami niyan. May iba sa atin, hindi na nag-soul winning kasi ang iniisip, ano, para sa inyo na lang yan, hindi ko kaya yan, hindi yan para sa akin. Kaya kasi nasabi natin, para sa lahat yan eh. Ngayon, kung hindi mo pa kaya, para sa iyan, the future. Kaya nga, bilisan mo, aralin mo. Diba? Kasi yan, parang napansin ko ba, umiiwas na eh. Ano iniiwasan mo dyan? Opportunity nga yun. Yung trabaho natin dapat eh. Kung di mo kaya ngayon, pag-aralan mo.
later. Ano, hindi mo na-appreciate pag may naligtas. Diba? Sa umpisa, sama-sama ka lang, pero pag nakita mo yan, ay, posible pala yun. Diba? Makikita mo pa ulit-ulit, di-desire mo rin yan. Amen? Ano pa? Ano yung panluloko sa atin? Ganun din. Mas gusto mong walang kaaway kaysa naman magkaroon ng kaaway, kaya ayaw mo na pag-usapan yung mga gitong bagay. Diba? Napakadalas yan. Ayaw mo sa church kasi ayaw masabihan na KJ. Ano pa? Ano man yan. Kakaiba ka kasi. Pag sinabi mo kakaiba ka, tanong mo positive o negative. Ganun. Para sila na nagsabi kasi may nagsabi sa akin, alam mo, kakaiba ka na, ibang-iba ka na eh. Hindi ko alam sasabihin ko, pero sandali, ibaba ako in a way na positive o negative. Hindi, basta iba ka na. Yun na, ayaw nang ituloy. Kasi siya na mismo nagsabi, iba siya, iba ka na positive. Pero ayaw niya sabihin positive kasi nga, ayaw kanya kung nasaan ka ngayon. Gusto niya bumalik ka sa dati mo, eh, ayaw mo na nga dun. Amen? So next week, so sana ngayon, pag-isipan niyo yan, sana makatulog naman kayo. Pero darating yan, especially mga bata. Anong gagawin mo? Yan, nasa iyo yun. Pero ang obvious niya, dapat mong gawin. Sumulit ka sa Panginoon. Kung ano expectation sa atin, ganun. Huwag kang matakot. Eh, ganun eh. Pag inalaw ng Diyos, pasa mabuti yun. Eh, iba, napasama yung iba eh. Ayaw nila sa katotohanan eh. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa introduction po dito. Second chapter, Second Thessalonians. I pray na nawa ay tanggapin namin yung mga katotohanan dito, Lord. Hindi na kami umabsent sa mga ganitong topic, Lord. Bagus nyo, pwede magtanong. Alamin na yung katotohanan dito. Especially kasi mga bata, Panginoon, siguro iba sa kanila ay too much itong mga ganito, Lord. But ito yung reality. Malaman namin as early as possible nga na kung saan kami lalagay, Panginoon. Kung yes, iaalaw nyo to one day, mapahamak yung mga dinanong palataya. Ano, gawin namin yung part namin. Of course, ayaw namin mapahamak sila. I-win namin sila sa inyo. Ayaw nila sa church namin, at least maligtas muna sila. And then from there, kayo na pong pilo sa kanila. Protecta, mga naman yan. So yung mga natakot mag-soul winning, Panginoon, I pray na bigyan ako ng lakas, bigyan ako ng talino. Pag-ibig din, Panginoon, sa mga kaluluwa, sa inyong gawain. Hindi na ito iwan, at hindi kayo mag-give up, Panginoon, dito sa gawain ito, Lord. Again, I pray sa bawat services namin, bigyan ng katagumpayan, ng soul winning efforts, Panginoon, sa alaala. Salamat po sa mga blessing, mga development, sa aming anniversary, katapos, Panginoon, seminar, Panginoon, na wahal ang gawain dito, Lord, dahil po maging puno ng pagpapala, especially learning, Panginoon, katulad ng ginagawa namin ngayon. Alam po, Lord, yung mga napakinggan, naintindihan na wahal, meditate din po, Lord, kung may time. At alam namin kung saan namin gugugulin ang buhay, especially mga kabataan. Convince sila na walang ibang path na gusto silang i-take, hindi yung path na gusto nyo sa kanila. And then maglingkod, Panginoon, at lubusan, Panginoon. So, naman po, Lord, kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen.